Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw po ay ako'y raraket at kailangan ko ng extra income para naman matugunan ang pangangailangan ng Disney princess nyo. Char! So kinuha nga po pala akong photographer nitong aking lola. Picturean ko daw sila lahat. So maraming salamat sa mga nagtiwala sa akin. So habang kumakain ako, isasagutin ko lang yung trending na tanong sa TikTok, FB at YouTube na sabi doon na nung bata ka pa, paano mo na-realize na kayo mahirap lang? Now, kilala nyo kasi ako na masiyahin, palabati at maganda, char. Pero alam nyo ba, bilang panganay at 10 kami magkakapatid, damang-dama ko na mahirap lang talaga kami. Pero pangaral sa amin ng aming nanay na wag iasa ang buhay sa iba. Kailangang matutong dumiskarte at magpursige sa buhay. Siguro kung hindi ko nakilala si Lord ay naging rebelde na rin ako. Pero syempre sabi nga na hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang mahirap. Pero may part ka na kung mamamatay ka pa rin nananatiling mahirap, di ba? Naramdaman ko yung pagiging mahirap namin nung kinailangan ako lumuwas ng Maynila at mapahiwalay sa aking pamilya para lang makapag-aral. Yung hirap namin kasi dito sa probinsya, hindi ko iniinda. Alam kong kahit isang tuka lang kami dahil ang naging trabaho ng tatay ko dito ay mangingisda. Syempre, malaki ang aming pamilya kaya hindi pa rin sumasapat ang kinikita niya para sa amin. Pinagbibili namin yung magagandang isda tapos yung ibang medyo maliliit, yun yung pinagkakasya namin para maging ulam namin. Nung time na po na yon, yung bubong po namin ng bahay ay palapa ng niyog, pati nga din po yung dingding. Kaya kapag malikot kang matulog, pupulutin ka talaga sa labas ng bahay nyo. At dahil pinalaki kami, positibo ang pananaw sa buhay, feeling ko mas mapalad pa rin kami, diba? At least naghihirap naman kami ay buo ang aming pamilya. Pero nung nagkaisip na ako, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng manatili lang kaming ganto. Kaya lumuwas ako sa Manila at nakitira sa aking mga kamag-anak. Nag-working student ka po pala ako para makatapos ng pag-aaral. Wala naman sa akin yung hirap at pagod kasi lagi mindset ko, hindi naman habang buhay na nandun ako sa sitwasyon na yun. Pero alam nyo, dumating din sa time na na-burnout ako, nakakapagod din kasi talaga maging mahirap at maging breadwinner ng family. And then na-realize ko na hindi mo naman dapat sarilinin ang bigat kapag napag-uusapan naman ito at dapat lang maging open sa pamilya. So ngayon, mas payapa ako kasi sama-sama na ulit kami dito sa probinsya. And at the same time, nagtutulong-tulong kami para lang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Hindi man perfect ang aming family pero ang mahalaga ay sama-sama at buo ang pamilya. So ibabalik ko sa inyo ang tanong, ikaw, noong bata ka, paano mo na-realize na kayo mahirap lang? Comment down your answer! So ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, laging positibo ka lang at lagi mong unahin si Lord. So that's it for today's chika! Lagi po natin tatandaan, simplihan lang natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog! Bye! God bless and keep safe as all!